ang pambihirang sombrero ni Jose Miguel Tejero. Mahilig mangolekta ng kakaibang gamit si Mia. Isang araw, naghalungkat si Mia sa lumang baul ng kanyang lola. Laking tuwa niya na makatagpo siya ng sombrero. Kakaiba ang itsura nito. Humarap si Mia sa salamin para sukatin ang sombrero. Sinubukan niyang isuot ito sa iba't ibang paraan. Ngunit, naisip niya, bakit parang may kulang? Lumabas ng kanyang bahay si Mia at nagtungo sa tindahan sa tapat. Magandang umaga, Manang Sol, sabi ni Mia. Maganda po bang aking sombrero? Oo, Mia, pero mas maganda kung lalagyan natin ng alkansya, sagot ng tindera. Nagulat si Mia sa handog sa kanya. Salamat po, Manang Sol, sabi ni Mia. Sumunod na pinuntahan ni Mia ang panaderya. Mang Rico, tawag ni Mia. Maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia, pero mas maganda kung papalamutian pa natin ng kandelabra, sagot ng panadero. Salamat po, Mang Rico, sabi ni Mia. Nagdaan din si Mia sa klinika. Doktora Dulce, maganda po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia, pero mas maganda kung papatungan natin ng mga prutas, sagot ng doktora. Salamat po, Doktora Dulce, sabi ni Mia. Naglakad pa si Mia at nakarating sa estasyon ng bombero. Mang Adol, maganda po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia, pero mas maganda kung dadagdagan natin ng aquarium, sagot ng bombero. Salamat po, Mang Adol, sabi ni Mia. Pagtawid niya sa kalsada, nakasalubong ni Mia ang pulis. Mia, kakaibang sombrero niya na. Bati ni Mang Kalor. Pero mas maganda kung sasabitan pa natin ng hawla. Salamat po, Mang Kalor, sabi ni Mia. Umabot si Mia sa hardin ng plaza. Mang Lito, maganda po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, pero mas maganda kung kakabitan pa natin ng mga bulaklak, sagot ng hardinero. Salamat po, Mang Lito, sabi ni Mia. Pagdating sa palaruan, napakarami ng palamuti sa sombrero ni Mia. Mia, itong saranggola ko na lang yata ang kulang dyan, sabi ng kanyang kalaro. Sandali lang, Toto, sigaw ni Mia, ngunit naitali na ni Toto ang saranggola. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kumapit si Mia sa kanyang sombrero at natangay siya paitaas. Nakarating si Mia sa mga ulap. Biglang lumobo ang kanyang sombrero at naging isang napakalaking parachute. Nang tumapat ito sa araw, nakita ng lahat ang angking ganda ng sombrero.